situation. Narinig niyong umiiyak ang dalagang anak sa kwarto. Ang hinalang sa larin. Aba, ang first crush na kuya Mars at ang first love. This is a job for Super Mom. Ako din. Super Mom yan, Super Mom. Sana ako. Tingin mo? I really hope ako. Ako kasi feeling ko now I have yet to establish the relationship to say na ako. Okay. So baka by that time, if I feel that mas kay Drew siya maglalabas, hayaan ko si Drew mag-step in. Ayokong pilitin. Hindi, ako to, ako to. Oh, ako dapat. Ako dapat to. Hindi. Of course, whoever my child is or Alana, whoever Alana is more comfortable with at that time. If it means Super Dad needs to take over, then si Super Dad. Ako naman, feeling ko, as a mom, mas nag-open up sila to moms. Of course. Like ako with Nathan, Mars, parang mas nakakausap ko siya with these things. Lalo na ngayon, teenager na, 13. So, we're talking about things na pagtatay na yung kumausap sa kanya, hindi na seseryosohin. Yung parang feeling niya joke. Yeah. Tapos kapag naman sa babae, kasi ito dalagang anak, di ba? Feeling ko, pag si VJ yung nakaalam, baka hunting in Mars. Yes. Sinong nanakit sa anak ko? Tapos nako, parang, syempre, ano yun parang yun yung unang magiging reaction ng tatay. Kasi kung ako nga makita kong umiiyak yung anak kong babae, I'd be heartbroken, Mars. Like, really, parang andito na tayo sa stage na dumadaan ka na sa ganitong sakit. Heartbreak! And that's one thing we cannot, like, protect our kids from. Heartbreak. Hindi talaga natin yan kayang... Yes. So parang feeling ko madudurog yung puso ko pag nakita ko yung time na yon. And I'm just gonna be there for her. What about you ako, guys? Ako, pagpipilitin ko sarili ko. Ipagpipilitan mo. Ayun na nga. Kasi for me, I have 3 boys and 1 girl. Okay. Eh. Since she's the only girl, you have to be involved. Kahit maging interfering pa na sa privacy niya, pero syempre, hintayin ko yung go signal from her na, Papa, I have a problem. I'd wait. Hindi ko napipilit ako, may problema ka ba? Sabi mo na sa akin. Hindi naman ganun. Pero as much as I can, I would want to. Kahit naman not just for sa daughter ko, sa pati sa sons ko. Yeah. So, kasi we're not getting any younger. So once they decide to wanna explore life. Start, on my own. Yun ang masakit. Pero it is what it is. You it's just have inevitable. To be ready. Yeah. That's right. You can be ready, but I mean you can be prepared, but you're not really ready. Yeah. Diba? When the time comes. Ako, especially sa girl. Yeah. Sa girl kasi like hindi naman siya papa's girl eh. Pero ako, iba lang yung ko. Protection sa babae kasi. Yeah, iba talaga. Okay. Ikaw, ano? Daddy Rojon. Ako, magiging honest ako sa inyo, ang para sa akin sagot talaga dyan, Super Mom. Kasi, eventually, pag sa future, magkaroon din ako ng baby girl. Feeling ko ako magiging overprotective talaga ako sa kanya. And baka masaktan din ako eh, pag nangyaring sa kanya. Siya, parang katulad ni VJ nga, siyempre, lumaki din ako na tatlo kami magkakapatid tapos wala kaming sister na babae. So, feeling ko pag magkaroon ako ng babae talaga na anak, may overprotective talaga ako. And, tatry ko naman siya kausapin na mabuti pero pag sa ganung topic, feeling ko mas makakapag-comfort sa kanya at madaming matuturo sa kanya yung mommy Dayan niya. So, yun. Ang hirap na nga situation na to ah. Ngayon ko lang na-realize. Mahirap. Ako lang, hindi ko matanggap talaga. May boyfriend? Ha? Sino? Come on. Been there, done that. Want me to join you? Nice one, guys. Oh, ayan, chikahan pa lang. Parang intense na Mark. Kaya nga, tsaka anak, diba? Binigay nila tayo sa isang sitwasyon na parang yung ayaw pa nating malagay. Yes. You get there. We get there. Okay, pagdating talaga sa mga anak natin, kailangan talaga maging super tayo para sa kanila. Kaya isang congratulations at good luck sa ating lahat for getting the job done!